Ang pagputok ng bulkan ay kilala sa isa sa mga pinakamapanganib na natural na sakuna. Dahil ang Pilipinas ay napapabilang sa mga bansang nakapaloob sa singsing ng apoy ng Pasipiko, marami ang mga bulkan sa Pilipinas na pumutok na at puputok pa lang. Ito ay hindi madaling iwasan, kung kaya't importanteng alamin ang mga bagay patungkol dito upang makalap ang mga kinakailangang impormasyon para malaman ang dapat gawin kapag nangyari ito. Good morning, class! Ready na ba kayo for another lesson, kids? Dahil today, we will talk about volcanoes here in the Philippines. Pero bago yan, baka yung iba sa inyo medyo nakakalimutan na to eh. Kaya, konting introduction muna tayo regarding sa volcanoes. So, volcanoes are classified into three types. Meron tayong active, dormant, and extinct. Sana familiar pa siya sa inyo, pero i-explain ko pa rin siya. When we say active, these are the volcanoes that have recent history of eruption and they are likely to erupt again in the future. While yung mga dormant volcanoes naman, they have not erupted for a very long time, but may chance pa rin na mag-erupt sila at a future time. And then when we say extinct volcanoes, ito yung mga hindi na expected to erupt in the future. So once again, meron tayong active, dormant, and extinct. Sana naiintindihan niyo yung pinagkakaiba. Ngayon, alam niyo ba kung ilan pa ang active volcanoes natin? There are still 24 active volcanoes in the Philippines, and the famous Taal volcano is the most recent volcano that has erupted last January 12, 2020. Alam po naman for sure, alam nyo rin to dahil naging balita ito last year. So ayun, aside sa famous Taal volcano, i-share ko rin sa inyo yung top 5 active volcanoes na meron tayo dito sa Pilipinas. First is Iraya Volcano. Matatagpuan ito sa Bataan Island sa Batanes. And then next we have Smith Volcano, Babuyan Claro Volcano, and Didikas Volcano. And lastly sa top 5, meron tayong Camiguin de Babuyanes Volcano. Alam nyo ba na itong apat na to, lahat ito matatagpuan sa Babuyan Island Group sa Cagayan. Ayan, that's it for our introduction. We will have a 15-minute break muna, and then pagbalik ninyo, we will proceed sa mismong lessons natin about sa volcanoes natin here in the Philippines. See you later, class! Good day, everyone, especially to my constituents. Sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Alisa Paredes, ang mayor ng siyudad. And as we all know, and according to PhilVox, there may have a small chance for the Iraya volcano to erupt again. And I am having this press con to inform everyone kung ano nga ba yung mga panganib na dulot nito. At para na rin maging handa tayong lahat. Small chance man ito, pero mabuti na rin na alam natin kung ano ang paparating, di po ba? Well, according to our research, we should be attentive with the volcanic hazards that may occur. So, ano-ano nga ba ito? Una, lava flows. This can cause fires, mga apoy po na kumakalat, at kahit na anong madaanan ng lava flow na ito ay will become encased in a thick layer of rock. Maaari ring magdulot ito ng pyroclastic flows. Ano nga ba ito? Well, pinagsama-sama po itong mga abo, volcanic gas, mga bato, pati na rin ang lava. In other words, napakadelikado ho nito. Isa pang lahar. Ang lahar po ay familiar naman po siguro tayo. Rito, hindi po ba? Lahar is a type of fast-moving debris flow consisting mostly of water, ash, and rock fragments. And then, ito na po ang mga landslide. So, as early as now, we are going to have an evacuation plan po. This is, ano, for our people na rin. So, don't worry. So, next is we have tephra. This refers to larger rock fragments. And then, volcanic ash and volcanic gases.
the ash can lead to major respiratory problems, while the gases can pose a variety of dangers. But again, don't worry nga po, dahil we'll be providing free N95 masks for everyone. We will be scheduling that, okay? And the next part of this session will be the plans that we provided for our city. Yun lamang po, maraming salamat. Mga kababayan, naanyayahan ko po kayo na mag-ingat dahil mayroon pong nagbabadyang pangamba dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Iraya. Kumari lamang po ay mag-imbak na ng pagkain, gamot, inumin at i-full charge ang inyong mga gadgets. Magsuot na rin po ng N95 mask at ng goggles. Iandaan nyo na rin po ang mga panlinis tulad ng walis dahil tsak na magiging malikabok pagkatapos. Makinig din po kayo sa mga otoridad upang magawa ang mga tamang hakbang. Bantayan niyo rin po ang bawat miyembro ng inyong pamilya. Siguraduhin na sila ay ligtas. Magbibigay rin po kami ng kaunting ayuda para sa inyo. Sa mga malapit sa bulkan, within 14 kilometers mula sa crater, ay meron po tayong evacuation center sa pinakamalapit na elementary school. Mag-ingat po tayong lahat. Grabe, ramdam ko na yung pagsabog ng bulkan. Pero kahit sumasabog na yan, dapat kalmado tayo. Huwag tayo magpanik, pare. Mahirap na kung pag nagpapanik ka, hindi mo alam kung yung ginagawa mo. Mas mali yung nagagawa mo pag nagpapanik ka eh. Mag-aanda na rin ako ng mga stock ng pagkain, mga gamot. Tsaka susuot ko yung N95 mask, pati na rin yung mga pamilya ko para hindi namin malangkap yung abo. Kasi nakakasira ng bagay yun eh, pag nalanghap mo. Tsaka makikinig rin ako ng mga radyo, mga balita sa TV. Para alam namin yung mga latest updates. Kung ano bang nangyayari, kung dapat na bang lumikas. Kung malakas na ba talaga yung pagsabog. Diba? Diba pare? Diba? Sayang nga lang eh, hindi mo na makakapag-online sabong. Hindi tuloy ang makapusta sa meron. Lagi ako dun sa meron eh, pero okay lang, may dilubyo yung nangyayari. Isipin ko pa ba yung online sabo? Yung asawa ko, hindi darating yung Shopee order niya. Hindi makapunta yung magde-deliver dito eh. Kasi delikado nga naman, di ba? Sumasabog na yung vulkan, magde-deliver ka pa ba? Tsaka sasara ko na rin yung mga bintana sa bahay namin. Kasi pag pumasok yung abo, hirap maglinis dito. Tsaka parang hindi rin pumasok sa bahay yung abo. Tsaka safety na rin, para hindi pasukan ng magnanakaw. May dilubyo na nga. Nanakawang ka pa. Kaya ano, mahirap na. Tsaka yan ako, may contact lens. Papatanggal ko yun kasi yung abo ng nagagaling sa vulkan, matulis yun eh, matalas. Kapag nag-accumulate yun sa mata, baka mabulag siya. Baka hindi na niya makita ang kagandahan ng mundo. Di ba pare? Sige na pare, pasok mo na ako sa bahay. Wala mo nang lalabas ha. Wala mo nang lalabas. Wala mo nang lalabas. Sana hindi ganong malakas ng pagsabog ng vulkan. Ingat kayo ng pamilya mo man. Saka na yung inuman, makakapaghintayan. Mga kababayan, isang mensahe po mula sa kapulisan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pwede na po kayong lumabas sa inyong mga tahanan ng may pag-iingat. Magsuot po tayo ng N95 mask para hindi natin malanghap ang delikado na ashfall. Takpan din po natin ang ating mga mata at balat kapag lalabas. Pakicheck po kung may damage sa inyong mga bahay. Siguraduhin niyo po na maayos pa ang mga electrical wiring at water lines. Walisin niyo po ang inyong mga bubong dahil mabigat po ang abo at maaaring masira ang inyong mga kisame. Hugasan ang mga prutas at gulay na kakainin at pukluan muna ang iinuming tubig para siguradong ligtas. Alisin din po natin ang mga ashfall sa mga bintana at sasakyan gamit ang maligamgam na tubig at sabon. Huwag po nating imbak sa mga kanal ang abo dahil magdudulot ito ng pagkabara. Sana po ay nakuha ninyo ang mga hakbang na dapat gawin pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Mag-ingat po tayong lahat at makakabangon rin tayo. Kung ikaw ay nakatira malapit sa aktibong bulkan,
makabubuting manatili na handa at maalam sa maaaring sanhi at epekto ng sakuna. Upang maiwasan ang magiging pinsala dahil dito, narito ang mga sumusunod na emergency hotlines kung kakailanganin.